Hello po mga ka-blooming nanay. Ngayon po ay magre-review po tayo sa Shopee Finds Boodles ko noong 99. Okay, Shopee Boodles noong 99. So meron ako Shopee Boodles. Actually, meron akong apat na package pero nabuksan ko na yung dalawa. Kasi yung isa kasi ay oatmeal. At saka yung isa naman ay yung hindi ko na nabibiruhan ay yung tablet cover ng aking bunso na si Tamiri. So, hindi ko na siya nabibiruhan. Ito kasi yung Shopee Boodles ko na dalawa. Ito ay para talaga ko sa akin. Okay? So, meron ako ng dalawa. So, unahin po muna natin yung isang package ko. Buksan natin, tara. Mga ka-blooming nanay, hindi pala tatlo yung package, hindi pala dalawa yung package ko, kundi tatlo. Ito pala yung O2O na cosmetics, at ito pala, nakalimutan ko na border din pala ako ng tempered glass ng aking S22 Ultra. Kasi kapag ako nag-order ng tempered glass, mas nakakamura ako kaysa yung pinapagawa ko siya sa shop. Kasi marunong naman ako magpalit ng tempered glass, basta hinahinay lang at dahan-dahan kasi madali siyang mabasag. Madaling mabasag kapag hindi mo dinahan-dahan. So, nag-order ako ng tatlo para may reserve ako. Pero mas makakamura pa rin talaga kapag ikaw yung bibili, tas ikaw yung maglalagay ng sarili mong tempered glass. Try nyo po, pero at your own risk. Okay? Try it at your own risk kasi nga very fragile yung tempered glass. Kapag hindi ka masyadong maingat, ay pwede mong mabasag. So, kailangan pag bumili ka sa Shopee, ay meron kang pang extra. So, tatlo yung binili ko at kasi kailangan ko nang palitan yung tempered glass ng aking S22 Ultra. Ito naman po yung second package ko bukod doon sa nauna, tempered glass para sa aking Samsung S22. Ito naman po yung aking second package kasi nga kagaya ng naikwento ko kanina lang na tuwing nag-Facebook ako, nakikita ko yung marketing ads ng O2O na cosmetics. So sabi ko, try ko nga kasi parang ang ganda ng review niya. So nag-order ako ng sunblock at saka yung cushion or paano ba cushion or cushion na parang BB cream nila or parang foundation or powder, parang hindi ko alam kung ano. Tingnan natin kung ano yun. Basta yun yung in-order ko. Hindi ko alam kung paano i-pronounce cushion. Kasi first time ko magkukushion yung parang ano siya. Parang home siya na hindi ko maintindihan kung ano. Ito yung kanilang sunscreen. Ayan kanilang sunscreen. So, buksan natin kung ano yung itsura niya sa loob. Ito, O. Ang pronunciation niya ay O2O. Okay. So, ayan ang kanilang sunscreen. Ito, nabuksan na ano siya. Hindi pa pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Actually, meron akong sunscreen or sunblock na ginagamit. Yung GT niya. Pero dahil nga na-encourage ako sa marketing advertisement nito sa ano, ay napabili ako. Kasi ito din ay 50 SPF na siya. Yung itsura niya. Maganda yung packaging niya. Para siyang mukha siyang mamahalin. Okay? So, tingnan nyo, mukha siyang mamahalin. Ayan. At ang kanyang... okay. Kasi yung GT product na ginagamit ko ay para siyang may tint. Ito ay puti lang siya talaga. Yung sunscreen niya puti. Para ko ba papakita yan? Puti yung kanyang sunscreen. So, mabango siya na hindi masangsang ang amoy. Yung light lang yung pagkabango niya. Bango, para siyang lotion lang na light. Tapos, ayan, at madali siyang matuyo. Madaling matuyo yung kanyang consistency. Ayan. So, mukhang magugustuhan ko siya. Kasi,
Bango. Ang bango. Para siya ni Bea. Pero dahil nga hindi ko pa naubos yung aking sunscreen na GT, yung binibili ko sa Watson, ay hindi ko muna ito gagamitin, itatabi ko muna kasi na-encourage lang akong bumili pero mukhang magugustuhan ko siya. So, medyo papalitan ko muna yung dati kong ginagamit ng O2O kasi mukhang okay siya. Kasi parang yung packaging niya, parang mamahalin. Parang mamahalin yung packaging niya. Mamaya ko na lang. Next is yung kanilang ayun, cushion BB cream. Ayan, cushion BB cream ng O2O. Ayan, ang kanyang packaging. Cushion BB cream. So, buksan natin. Ito na po ang kanyang itsura. Ganda. Pati yung packaging niya. Mukhang mamahalin. Siguro nakikita niya na rin ito sa Facebook kasi madalas ko itong makita. Medyo si Danny Barreto yung nagre-review. So, ito yung itsura niya, yung lagayan niya. Ganda yung lagayan. Regular size lang yung pagkabilog niya, nakaparang press powder lang na regular na ginagamit natin. Kapag binuksan mo, ay ito po yung itsura niya. Na nga. Tignan natin. Nahirapan ako magtanggal ng plastic na hindi ko ma-figure out. Ah, ganito pala itsura ng cushion kasi first time ko siyang makita. Ah, ganyan pala siya. Para siyang foam. O, apom nga. Para siyang foam yung cushion. Kasi first time ko. Tapos ito yung idadampi mo. So, try natin sa face natin kasi bare yung aking face, kaya hilamos ko lang. So, itry natin yung cushion. Kung ano itsura niya. Ano ba ito? Ano ba ito? Hirapan ako. Para ayokong siyang aksayahin. Pero lagyan lang na rin dito. Para na makita natin yung pagkakaiba ng meron sa wala. Ito lang po yung nilalagyan ko po itong side na to. Kasi sayang din kasi yung product kung buburahin ko rin. Kasi patulog na ako. Ang ganda. Ito yung wala. Tingnan niyo po. Ito yung walang BB cream. Kita yung mga pilegis ko. Tapos, ito yung meron. O, tingnan nyo po yung pagkakaiba. Ito lang yung nilagyan kong part, ha. Ito lang, ito. Ito lang, ito lang. Kasi sayang yung product, eh. Alam nyo naman, wala pa naman tayong sponsor para mag-aksaya ng product. So, ito yung merong BB cream cushion ng O2O. Itong side na to. At ito naman yung wala. O, kita niyo yung pagka-oily niya. Kasi bare yung skin ko. As in, hilamos lang ang meron siya. So, ang ganda. Tsaka, ang light ng pakiramdam. Yun nga lang, wala siyang amoy. Hindi mabaho, hindi siya mabango. Wala. Neutral lang yung amoy niya. Wala. As in, wala siya. Wala kang maamoy na kahit na ano. So, ganun pala yung cushion. Ang ganda. Tsaka madali siyang mag-dry. O yan, parang wala akong nilagay sa mukha ko. Parang wala akong nilagay sa mukha ko. Parang feel ko itong gamitin niya. Pero meron pa kasi akong press powder, so saka na natin muna ito. At last na siya, Budol's Fine ko, nitong 99, ay ang nipple cover or ang silicone nipple cover. Kasi maikwento ko lang, siguro mga 5 months ago or 6 months ago ay nakabili ako ng nipple cover na
nasa box lang isang peraso. At nung nagamit ko siya, super nagustuhan ko siya kasi hindi na ako nagagamit ng underneath clothes ko or ng underneath ano bang kailangan yung dito sa pangloob ko, hindi na ako gumagamit tuwing weekends. Kahit din na lang yung gamit ko ay feel free ako pero walang makikita at wala press ko ang pakiramdam mo pero walang makikitang unusual sa inyong harapan. So, nung nagustuhan ko siya, sabi ko, bibili pa ako dito kasi dadalhin ko kung saan ako pupunta, kung saan kami pupunta, dadalhin ko. Para, sabi ko, pag summer, pwede akong, yun na lang ang isuot ko kasi nandun naman tayo sa medyo hindi conservative na bansa, so pwede tayo magsuot ng medyo backless. So, hindi na ako mamumroblema kung ano yung gagamitin kong panloob. So, sabi ko, bibili ako ng mga ilang peraso. At good news, nakita ko, nung nagbabrowse-browse ako sa Shopee, ay nakita ko na merong 12 pieces in one pack. So, napabili ako ng, yun nga, yung nipple cover, silicone nipple cover. Mga mamshies, sinasuggest ko po ito na bumili po kayo kahit pang araw-araw mo lang para maiwasan niyo yung pagsuot lagi ng bra kasi minsan hindi ko alam kung minsan nakakasakit ng likod kapag lagi kang nakasuot ng bra tapos lalo kapag yung bra mo ay merong wire parang hindi nakakahinga yung ating dibdib. So parang suggestion ko na mas mainam kapag nasa bahay lang tayo at hindi naman tayo lumalabas ay gumamit na lang tayo instead ng wire or bra na may wire ay mas gumamit na lang tayo ng silicone nipple cover kasi mas free kang gumalaw at matatakpan naman siya at so far so good ay wala namang nakikitang unusual sa aking harapan at conservative naman siyang tingnan. So, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano siya kadikit na hindi kayo mag-worry na mahuhulog na lang siya. Kasi kahit naka-t-shirt kayo ay wala kayong ipapangangambahan o di kayo mangangamba na mahuhulog siya kasi super dikit. Mas madikit po talaga siya. So, ito po pala siya. Okay. Nilagay lang sa isang lagayan. Pero pwede mo siyang isa-isahin. Kasi 12 pieces ito. So, i-review natin yung isang lagayan. Buksan natin. So, mga blooming nanay, ganito po yung silicone nipple cover. Okay, ganito din po yung nabili ko. Pero yun kasi ay isang piraso na nasa box. Actually, gamit na gamit ko talaga siya. Kasi tuwing nasa bahay lang talaga ako, ay yun lang talaga yung gamit ko. Kahit nga bumibili lang ako dyan sa tindahan or sa Talipapa, ay yun lang talaga yung gamit ko. Kasi ang init, hindi ka makakinis ng maayos. Pero promise, try nyo po. Try nyo po masasanay din kayo kasi wala naman talagang makikita sa inyo na ano, parang nakabra din kayo. Pero, in fairness, yung nipple lang po ang kinukover nyo. Pero hindi ko siguro to ina-advise sa medyo may malaki ang kanilang hinaharap. Siguro yung mga regular size, small to medium size na hinaharap lang po ang pwede sa nipple cover. Pero siguro yung medyo malalaki, yun na talagang nabiyayaan, ay baka hindi uubra. Pero, pwedeng-pwede ito, alam ko po, pwedeng-pwede po ito sa small to medium na hinahanap. So, ipapakita ko po kung gaano po siya kadikit talaga na hindi kayo mag-worry na matatanggal siya sa inyong skin kasi super, super, super talaga siyang malikit. Ito yung nilagyan ko ng ano kasi. Ito yung nilagyan ko ng sunscreen. So, dito ako gagawin. Dito ako maglagay. Ayan siya. Kahit anong galaw-galaw po. Kahit anong galaw-galawin ko siya, super dikit siya. Ayan. So, safe siya. Hindi kayo mangangamba na mahuhulog sa inyo. Kahit naka-t-shirt po kayo, hindi siya mahuhulog. Kasi super dikit po talaga niya. Basta situate na hindi kayo maglalagay ng powder sa inyong dip tip or lotion or anything. Basta pagkapaligo nyo po ay saka nyo po siya ikakapit. Huwag nyo siyang lalagyan ng lotion or kahit na foreign products sa inyong hinaharap kasi baka posibleng hindi dumikit. Pero kapag bare skin lang ay
dikit na dikit po siya, mga kapulingan. No worries na mahuhulog po siya sa inyo. Ayan po. Yay! Meron na akong chalk pieces. Hindi na ako maglalaba-laba. Actually, dadalhin ko po ito sa pupuntahan ko. So, yun lang po muna mga kabuningan. Ayan ang aking Shopee Poodles 99 sale. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Blooming Sophia. At lahat po ng aking mga vlogs ay tungkol sa pagiging nanay, sa pagiging pag-aalaga sa sarili, at sa pagiging mabuting tao sa ating kapwa. So, lahat, everything under the sun na pwede natin i-vlogs ay i-vlog po natin. At abangan niyo po ako sa mga susunod na buwan. Or next year, new place, new vlogs po. Please subscribe to my YouTube channel, Blooming Sophia, and press the bell button na rin po. Thank you. Let us maintain our freshness, mga kablooming nanay. Love ya!